Ngayon po, no, what's up sa mga katol, mga kate. So, ang oras ngayon ay 9:30 po at kagigising ko lang dahil wala namang ganong ginagawa. Tapos ko nga, nakikita nyo sa background yung kalat ng bahay, di ba? Maralit ang mamamayan lang tayo. Oo, talaga lang. Dahil wala tayong ganong ginagawa. Tulog-tulog lang tayo. Pero actually, napuya talaga ako kasi yan eh. Masyadong malamig kaapon, so hirap mang matulog ang yung papa. Pagising-gising ako, sinanikit yung dibdib ko. Pero so far okay naman na ako. Nagkakape na nga ako para mainitan. Ang sarap. Tapos ko lang titiligan yung mga halaman ko. Tiyati ko na yung halaman ko. Yung mga halaman ko, mga aloe vera. Ayaw ko nung trip ko, ba't nag-aalaga ako ng aloe vera? Nasa ko sa mga itlog-itlog para tumaba yung lupa. At anyway, yun lang yung mga plan pinagkaabalan ko. Diba? Lumalaki na sali, apat sali. Tapos ngayon, makikita yung tumatubo na dito sa may baba. Ito, yung baba to. Bago na yan, tumatubo na sa ng panibago, pati ito. So yun. A few moments later. So yun nga, sa kalabasan natin ng Pure Gold, no? Sobrang nakakailang pumili ngayon kasi lahat halos nagpa-panic buying at the same time, kailangan mo talagang dumistansya para masigurado yung safety mo. Ngayon, nakauwi na ako, nagbabike lang ako kasi napapagod na ako, nakaupo lang, nakatambay sa bahay. Kaya samahan nyo akong bumiyahin pa uwi. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So yun na, makikita nyo mga katol at mga kate na in-edit ko na yung vlog na yan. And dalawang linggo na rin yung nakalipas yung wala nung na-implement yung enhanced quarantine dito sa Luzon. Oo, talaga lang. So mga itatanong po, actually wala ako ngayon sa Taguig. Nandito ako ngayon sa Parañaque kasi kailangan may kasama yung tatay ko habang naka-quarantine. And ilang araw pa lang nakalipas na na-implement yung total lockdown sa buong Taguig. Doon ako nag-aaral. So ngayon, karamihan ng mga estudyante sa amin, or actually sa buong Luzon, focus sila ngayon sa pagpunan ng mga bagay-bagay tulad ng pag-aaral. Kahit na nasa home base lang tayo, kumbaga sa trabaho, sa pag-aaral. For example, kami bilang mga estudyante, nag-exam kami through Google Classroom, which is naging okay naman. Nice! So, ilan lang sa mga na-encounter namin problem doon is yung lack of access sa internet kasi hindi lahat ng mga tulad namin na estudyante eh, merong access sa internet. And isa pa sa mga naging problem namin is yung hindi kami fully aware kung paano siya gamitin. Pero however, nagawa na naman ng paraan. Marami sa mga professor namin yung naging willing sila mag-provide pa ng load. So shout out sa mga professor namin kay Sir Manlangit. So maraming salamat po sa libreng pa-load. Although hindi naman ako nakahingi nun, pero thank you pa din. So ngayon pag-usapan pa rin natin yung COVID-19. Ngayon, kung nakita niyo yung video na nag-pure ko, day 2 pa lang noon nung na-implement yung enhanced quarantine, so nakipanic buying tayo. Hindi naman tayo sobrang bumili ng marami. Marami sa mga mamamayan nating Pilipino na may trabaho ay na-advise na hindi mo na pumasok. Meron lang mga certain work na ina-allow na magtrabaho. Of course, yung mga frontliner natin, yung ating mga doktor, kapulisan, nagpo-provide ng pagkain, ng mga medicine. Maraming salamat po. Isa po kayong marangal at bagiting ng mga manggagawa. Kayo mismo mag-iingat po kayo sa inyong mga ginagawa sa mga trabaho. Malaking sacrifice na yung ginagawa nyo na mayroong sakit, pero kayo mismo ay nandyan sa labas para magpatupad ng mga rule para maiwasan nga yung paglaga ng COVID-19. A few moments later. Ilan lang sa mga lumalabas na balita ngayon yung mga kilalang mga personalidad, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa na natapuan ng virus. Ilan na dyan si Mr. Christopher De Leon. Kung nakikita nyo itong nasa likod ko, isa sa mga pangunahing cast ng paborito kong palabas si Inspector Raquel Murillo, yung artista na gumagarap nun siya ay positive sa COVID-19. Ah, oh, shit.
makikita natin talaga na walang pinipili yung sakit. Normal na tao ka man, kilala kang personalidad, walang pinipili ang sakit. Ina-advise ko rin po na lahat ay mag-ingat. Kayo mismo, gumawa tayo ng parte natin sa pag-iwas. Suportahan po natin yung ating mga otoridad, yung mga tao na nagpapalaganap ng batas upang maiwasan natin yung sakit. So, sumunod po tayo sa mga pinapatupad nating mga LGU, mga local government unit. Kasi para din to sa ikakabuti ng ating lugar. Nice! Meron akong isang nabasang post sa Facebook na merong mga ilang lugar sa buong Luzon yung hindi sumusunod sa pinapatupad na social distancing. Pinatupad ito ng pamahalaan para maiwasan nga yung magkaroon ng hawaan sa sakit. Pero merong mga napapabalita ngayon na hindi ito napapatupad dahil kailangan nilang tumanggap ng mga konting tulong mula sa gobyerno. Tingin ko naman hindi natin masisisi yung mga mamamayan natin kasi nga nagkukulang na sila at kakailanganin talaga nila yung mga tulong na binibigay ng gobyerno. Pero inhiling ko ng ating pamahalaan na talagang tumulong tayo sa pagpapatupad ng mga batas na ito. Good news naman tayo mga katol at mga kate. Meron akong nabasa sa Facebook. Sabi doon na meron na daw naka-recover mula sa COVID-19. Ano sa good news ko? Kasi napapakita lang doon na meron pang pag-asa para masolusyonan itong virus na to. Marami na rin akong mga nababasang mga posts mula sa ibang bansa na nagsasabi na meron na daw silang mga napoformulate possible vaccine or cure sa sakit na COVID-19. Oh my God! Magandang gawin po ng ating mga pamahalaan sa iba't ibang bansa. I-share yung mga natutunan nila para magkaroon talaga ng 100% result yung kanilang mga pinag-aaralang gamot. Regardless na lang inyong mga nationality, religion, napakaganda na magtulungan na tayong mga tao para mapusa itong sakit na ito. Kasi hindi lang ito sakit sa isang bansa. Ang nangyayari ito sa buong mundo. Kaya maganda na yung mga pinuno ng bansa. Set aside muna natin yung mga issue natin sa agawan ng teritoryo, kung ano mga conflict na meron tayo. Pagtulungan natin na magamot tong sakit na lumalaganap sa buong mundo. Kung napapanood mo tong video na to, sana pakinggan mo tong ilang mensahe na to kasi pwedeng para sa ito. Unang-una, walang pinipili ang sakit. Walang pinipili ang COVID-19. Kahit sino pwedeng dapon. At dapat po ay makinig tayo sa mga sinasabi ng ating mga frontliner, mga local government unit na kung kinakailangan, huwag nang lumabas. Huwag na po tayong lalabas kasi hindi natin maiwasan talaga na mahawa lalo na ngayon. Kahit saan ka pumunta, pwede kang magkasakit. Diba? Kahit hindi nga COVID-19, kahit mga simpleng sakit, pwede kang mahawa kaya mag-ingat po tayo. Kung lalabas man tayo para bumili ng mga pagkain, mga pangangailangan natin sa pangaraw-araw, sabi po ng gobyerno ay pwede naman isa. Pwede payagan ng kahit isang miyembro ng isang pamilya para makabili. Eh, huwag na po tayong gumala pa after nun, diba? Bumili lang tayo and then umuwi na tayo agad. And then mag-disinfect tayo. Pangalawa, diba? Respeto po natin yung ating mga frontliner, yung mga nagpapatupad ng batas. Kasi hindi naman ito para sa kanila. Actually, sila pa nga yung pinaka may posibilidad na mahawa kasi sila yung lagi nasa labas, sila yung papatuloy na magserbisyo sa, para sa atin. And tayo bilang mga mamamayan, ang trabaho lang natin is sumunod and makinig sa number 3. Meron pang nabalita ngayon sa TV na kumakatok sa mga bahay-bahay para mag-spray. Magpapakilala sila bilang mga tao ng gobyerno para mag-spray daw ng disinfecting pang iwas sa sakit. Pero ang totoo, magnanakaw lang pala. Iwasan na po natin na gumawa ng masama. Huwag na natin i-take advantage yung nangyayari na sakit para makapanlamang ng tao. Wala na po natin magpakatao kasi wala rin ibang, ibang magtutulungan kung di tayo Pilipino para sa ikakabuti ng bawat isa at ng ating bansa, diba? And huwag na po natin i-bash yung gobyerno. Maganda na natin gawin is sumunod and gawin yung mga pati natin bilang mamamayan. Hindi na natin maiwasan na nandyan na eh. Huwag na tayo magsisihan. Pero ang gawin natin is tulungan yung bawat isa na makabangon mula sa pagkabagsak natin na nangyayari ngayon. A few moments later. Sa mga estudyante, mga trabaho, maging produktibo tayo sa mga oras na nasa bahay lang tayo. Hindi naman pagkat walang pasok, wala tayong gagawin. Diba? Pwede kang gumawa ng mga bagay na pwedeng makatulong sa'yo. Pwedeng mag-enhance sa skill na meron ka. Kung estudyante ka, malamang merong pinapagawa sa'yo. Meron kayong mga online classes. Gawin mo yung parte mo. Kung meron kang project, gawin mo. Kami, meron kami dapat demo bago magkaroon ng quarantine. Hinanda pa rin namin yung mga gamit namin para sa demo. Gusto namin na maging produktibo. Kasama na rin yung mga kaklase ko. So, shout out sa inyong lahat. Prepared lang tayo sa dating ating graduation kasi naniniwala ko gagraduate tayo. Mga high school dyan, tumulong tayo sa mga pamilya natin. Gawin natin yung palte natin bilang mga anak, bilang mga kapatid. Mag-aral pa rin tayo, hindi naman porkit walang pasok eh. Hindi tayo mag-aaral, magbasa ng libro, develop mo yung skills mo. Makipag-banding ka sa mga
pamilya mo. Huwag ka lang manood ng Netflix, huwag ka lang manood sa Facebook o sa YouTube. Gawin mong produktibo yung mga araw na sa bahay ka. Ayun, maraming salamat po sa nanood. So mag-subscribe ko sa channel ko. Ito po yung channel ko. Kung meron kong gustong sabihin sa akin, willing po ako makinig sa inyo. Comment down below nyo lang. Please, like nyo na itong video na ito kung matuwa ka. And share mo na rin para mabasa, marinig naman ang iba yung mensahe ko. And this is Papa Jaime, signing out.